kayo. Sorry, guys. Sorry. Pasensya na. Kamusta tulog nyo kagabi? Medyo napuyat kasi. Kung lakas kasi humilik ng kapitbahay namin. Biro mo, kabilang bahay. Naririnig ko pa rin yung hilik niya. Hindi ako makatulog. Hala. Ganon? Kapitbahay yun, ha? Alam. Wala yan sa kapitbahay ko. Bakit? Mas malakas humilik. Tibitsura ko. Double eye bags na sa isa. Sa sobrang lakas niyang humilik, kahit nasa kabilang kalsada ang bahay niya, dinig ko pa rin yung hilik niya. Ha? Sa kabilang kalsada na naririnig pa rin. Ang layo na nun. Eh, kalsada lang, ganito kalawak. Pero wala yan sa kapitbahay namin eh. Bakit? Pinakamalakas humilik. Sa sobrang lakas niya humilik, kahit nasa kabilang barangay na yun ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ilang bahay na yun ha. Naku, dinig ko pa yung hilik niya. Kaya yan, tignan niyo, puyat na. Kaya pala. Grabe naman yun, barangay na. Pero kaya pala, puyat na puyat kayo eh. Pero mukha may problema kayo sa pandinig. May problema ha? Yan, di kayo naglilinis ng tenga siguro. Uy, lagi kaya. Oh, ano ba naman? Kabilang barangay na nga'y narinig. Sus! Bakit? Para lang marinig niyo yung mga hilik ng kapitbahay niyo, apakadali lang niya. Ako nga, puyat na puyat din ako eh. Oo, sobrang lakas kaya yung hilik na narinig ko. Oh? Eh kahit sa panaginip ko, dinig ko pa rin yung hilik eh. Ha? Oh. Wala naman yun, Wee. Ano ba yun? Oo. Oh. Wala makwenta-kwenta, napuyat ka na nun. Oo, eh siyempre. Kayo naman, andadali. Ikaw pa yung pinakapuyat niya na? Oo. Ay, kisa nyo, kalalapit lang nung sa inyo eh. Ganyan ba yung puyat? Itsura ng puyat. Wait. Taka, saan ba yung kapitbahay mong... Sabi mo na hanggang panaginip, narinig mo yung hiling? Ikaw kapitbahay, kalsada, ako barangay. Ikaw ba? Hindi kapitbahay ko yung humihilik. Eh, sino? Ay, ano ba naman kayo? Ako yung humihilik! Yes! Kaya ano ang pali? Ayoko na. Buti nilang hindi kita roommate. Roommate ka ni Kuya Tony Pet. Kasi malayo ka, malayo. Ang lakas-lakas ng hilik ko. Nagigising ako sa sarili kong hilik. Okay. Good morning, mga kata! Joke lang yun! Joke! Pero katotohan niyan, dahil full of energy po kami ngayon, December 19, 2022. Yes. Dahil, guys, 2 weeks to go. Bagong taon na! Sarili. Meron ba kayong naisip? Meron ba kayong binago noong 2022 na hanggang ngayon na hindi nyo pa rin nababago? Hanggang ngayon, kaya pwede pa yan. Hanggat may buhay, may pag-asa, at pwede nyo pa rin yan baguhin. Pwede pa i-push. Ako, kalusugan. Kalusugan. I should start taking better health, better care of my health. Of yourself. Yes. Kailangan or find someone to take better care of. Yun ganito, yung guys, the best, Miss mag-aalusan lang ako, ha? Then I'll find that someone, ha? Yan ang the best. Ha? Ano oras na ba? Alas 6 na. Sige, ha? Alas 6 pasado na. May ipon naman tayo. Kailangan mo na talaga ng someone. Maraming ipon yun. Naku po. Naku, sino kaya? Napaka mapagbigay pa naman yan. Ang yan, kaya maraming ipon yan. Sige. Please, make me bingo. Kausapin ko na ba? Ha? Hoy! Oh, walang sino galaw. To? Wala. Joke lang yan. Pinapain lang kayo, Emma. Wala. Kayo, ano ba? Ay, hello? Ikaw, tumawa ka na. Kayo, wait lang. Hello? Makasagutin ka. Ano ba gusto mo baguhin sa sarili mo, Emma Tiglaw? Hala. Hoy, Emma Tiglaw. Ba't ka natatawa? Wala. Wait na, ikaw na muna. Ikaw, ano na gusto mong baguhin sarili mo? Ako, gusto kong baguhin. Sana mas marami pang pera sa 2023. I think more work. More work. More work. Wala nang pahinga hanggang more linggo. Money. Ako siguro ang gusto kong baguhin talagang bibigyan ng time yung workout. Kasi parang umabot na ako ng 1 month na walang workout. Medyo yun na yung kailangan. I-push lang yung sarili na makapag-workout. Kasi kailangan na kailangan natin yun. Parang kalusugan talaga. Diba? Tama for health ka dyan, Emma. Tama. Oh, same din. Kasi nakakaligtaan ko yun yun dahil sa mga schedules natin eh. Yun yung parang nagiging last priority when in fact, that should be our first priority. Tama. Our health. Yeah.
Okay, so noted ha mga kada. Noted. Kayo ha, key-in nyo lang yan mamaya sa Facebook page natin. May bagong gotohan sa San Juan, Batangas na pinipilahan daw at binabalik-balikan ng ating mga kada. Ito ay walang iba kundi ang gotohan ni Oliver Marasigan. Ayan po, nakikita nyo po, na sumisikat daw ang goto store niya dahil sa halong laman at laman loob ng baka na isinasahog niya sa kanyang gotong Batangas. Alam mo, sa Batangas, laging fully loaded ang mga goto nila riyan eh. Sarap po. Goto all-star ang mga goto riyan eh. Pero sa sobrang sarap ng goto ni Oliver nga raw, ay nagmumula pa nga sa iba't ibang panig ng bansa ang kanyang mga customer. Great job. Oliver, padala ka naman ng sample dito. Ayos yung high speed doon. Grabe ang pa-slow motion nung pag ganun, no? Nice. Pero parang hindi ko yata kakayanin yung mga laman-laman. Ay, bawal pala sa akin yan. Bakit? May gout ako. Naku, alam mo si Mama nagka-gout na rin. Ma, alam mo na, wag mo susundan yung yapak ni Kuya Wed. Hindi, bigay nyo sa akin. Bawal pala. Ano lang, baka lang, walang laman-loob. Bawal sa laman-loob. Ako, the simpler, the better. Basta masarap yung flavor. Tapos may kasama pang tokwa on the side. Ayan. Sarap. Yes, tokwa. Grabe. Ito naman, at tiyak na magbabago naman ang tingin ng lahat dito sa hilot. Dahil sa suggestion po ng International Institute of Sustainable Tourism ng Silang Cavite na gawing part ng Philippine traditional medicine ang panghihilot. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatatag ng training and healing center na tatawaging Hilot Philippines Development Center o yun pong HPDC. Naku, maganda yan kasi marami na rin naman na mga kada natin na nagpapahilot. Diba? Oo. Di ba naalala mo nung nakaraan, di ba may naging guest din tayo, reflexologist yata yung si Nanay. Oh yeah, si Nanay. Diba? Pinipisipisin yung mga fingertips. Iba natin. Iba. Tapos para sinasara yung ibang ano, mga problema. Tapos kung ni Pia ituloy na, ang dami natin tanong. Hindi, pero ito yung tungkol sa hilot. Sana po ay well-trained din. Yes. Kasi minsan meron tayong mga kada na hindi masyadong well-trained, na sa imbis na makabuti, eh, mas lalo pang nakakasama. So itong training institute ay makabuti para to make sure that they really know what they are doing. Correct! Yes. Di ba, Kuya Jen Sumarjaga? Di mo tinuloy! Oy, eto pa, bagong-bagong balita naman, ha? Napanood na ating mga netizens ang viral video ni Lola Flor de Lis sa Austria na mala Steph Curry kung mag-shoot ng bola habang naglalaro ng arcade game. Ang 74-year-old na Lola mula sa Calambal, Laguna, umiscore lang ng 554 points sa ilang minuto niyang paglaro. Oo, kaunti lang. Oh, grabe, diba? Ako nga nakaka 100 points lang dyan. Sobrang sakit niyan sa braso, pero grabe nanay. Steady yan, no? At saka, kabataan niya. Lugi yung arcade kay Lola. Yes. Ang haba na nung ticket noon, di ba? Siguro lahat na ng pa-premium na iuwi na ni Lola. Lola, ang galing mo. Meron pa dun sa video, hindi ko alam kung pinakita. Lumayo pa si Lola, nag-3 points pa at na-shoot pa yun. Wow! 6 points na eh. Bilis mo! Tuloy-tuloy. Ayan, lumayo siya eh. Lumayo si Lola. Lumayo pa siya, Baka nung kabataan ni Lola, talagang makabarty player. Ayan. Great job. Lola! Shot! Ang gusto ko malaman, ilan na mga stock coin niyo sa bahay. Siguro pa din yung pinakamalaki. Sana mag-guess natin si Nana. Isang token lang kaya yun? Isang token lang kaya ginagamit yun? Isang token lang. Isang token lang yun. Kasi pag isang ano lang yun, isang turn. Lugi na yung arcade. Minutes yata yun eh. O kaya mga kada, bagong umaga, bagong linggo, bagong kaalaman ang hinanda namin para sa inyo ngayon. Yes. Kaya naman, sagutin nyo na rin ang aming bagong question for today. Ano mga pagbabago ba ang gusto nyong mangyari sa ating bansa sa darating na bagong taon? I-post nyo lamang po ang inyong mga sagot sa aming social media accounts using our official hashtag, #KUPagbabago. Sa ating Facebook, Twitter, TikTok. Ano pa bang Net25.com. Net25.com. Huwag niyo kalimutang bisitahin ang aming social media pages, ang Net25.com. At para updated kayo, huwag kalimutan na i-like, i-follow, at i-click ang aming notification bell para updated kayo sa mga latest happenings. Pero ngayon naman, alamin natin kung saan bagong lugar na doon ang ating amigang si Amiga Lacrochera, Diana Meneses. Balita namin na nasa malakapsul na hotel. Oy, amiga! Anong meron dyan? Good morning, amiga! Morning, amiga! Morning! Good morning sa inyo, mga kaden. Sobrang excited talaga ako ipakita sa inyo itong unique na hotel na natagpuan ko dito sa
Cubao lang sa Quezon City. Malapit lang sa atin. Ito po ang first ever capsule premium hotel dito sa Pilipinas. At para malaman po natin ang iba pang details about this hotel, magkakasama naman natin ngayon ang kanilang sales manager na si Sir Azel Jonas Lim. Hello, good morning po. Magandang umaga po. Bakit po? Ano? Well, first, welcome sa kada umaga. Thank you for doing this and for waking up early for us. Bakit niyo po, Sir Azel, naisip niyo ang capsule hotel concept dito sa Pilipinas? Ah, yes. Actually, yung concept talaga nito is was brought about na to provide yung ano, affordable Japanese hotel experience dito sa Philippines. Parang yung Japanese style. Yes po. Oo, parang maliit lang and pwede ka pumasok sa... Parang futuristic yung dating. Yes, futuristic yung dating. Futuristic yung concept ng pods. So, at the same time, we provide yung functional na and cozy sleeping space sa mga guests natin dito. Sino po yung madalas na mga tumutuloy sa capsule hotel? Ano yung stereotype? Wow, stereotype. We have a wide variety. Meron kaming students, meron kaming mga working class, meron yung mga long-term stays. So, pero mostly is yung working class natin dito. May mga tourists din. Meron din po. Meron. Buti no, ang ganda. Kasi... kakaiba siya, ibang concept talaga to. Actually, nakikita po natin to sa mga ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, may ganito pala mga kada. Paano nyo naman, Sir Azel, na-ensure ang safety ng iyong hotel? Ah, yes. So initially, sa baba pa lang, we have standard security protocols. Then, pagdating nila dito, before we accommodate them, we need to ask yung mga government IDs nila to identify siyempre yung mga guests namin. Yung vaccine card? Yes, vaccination cards. And then, at the same time na rin, yung mga yung facility namin is covered with surveillance cameras. Na may mga CCTVs naman, so yes, very, very safe. Yes. Ayan, bongga. Ano pa pa yung ibang amenities dito sa ating capsule hotel? Okay, so we have yung basic toiletries na pinaprovide namin sa customers. And then, we have hot and cold showers, Wi-Fi. We have this lounge. We also have yung ano namin, yung may mga convenience store naman sa baba din. So, it's accessible po lahat. It's very near na rin sa shopping district ng Cubao. So, it's very convenient talaga dito. May plano pa ba kayo, Sir Azel, na idagdag niyo pa po itong hotel sa ibang lugar, ibang branch naman sa Manila or sa ibang cities ng Philippines? Yes, we're planning to branch out sa mga tourist spots dito sa Philippines. So, I believe we are also thinking na mag-branch out sa Palawan, sa mga Bongga. Mga tourism destinations kung saan marami ng mga foreigner na ma-encounter nila ito, for sure magugustuhan nila. Congratulations po sa inyong concept, napakabongga. Ang ganda dito at sana po yung mga kada natin matry nyo na rin ito. Thank you, Sir Azel. Thank you. Sa mga kada natin na curious kung ano nga ba ang itsura ng capsule hotel at ano ang mga amenities nito, itutour ko naman kayo this morning. Tara na mga kada! So kung pansinin niyo, ito nakalagay dito, female pods. Dahil ang male pods naman ay ibang lugar. Naka-separate po ang female at male. At ngayon, may mga rules din po sila na kailangan natin sundin. For example, ito, no food or drinks allowed. At syempre, dapat quiet lang tayo. Maaga, makagisingin ko silang lahat dito dahil maaga pa. Ito na, no smoking of course. And... free Wi-Fi! Sino ayaw niya, no, di ba? Makiki-Wi-Fi na ako mamaya. Ito na. Ito para sa ating... So, may mga... ang safety nila dito din, napakabongga dahil meron tayong mga cards. And you even have a safe inside your own pod. So, ngayon, let's enter here sa kung nasaan lahat ng mga female pods natin. Samahan niyo ako. I-tour ko kayo. So, ito mga kada. Now, gagamitin ko ang aking capsule pod key to open my pod. So, once, yan no, pasok tayo. Let me go inside first and give you some light. Ayan. Wow, mga kada. May table ako kung gusto naman ako mag-amusal mamaya. At ito, may toiletries na rin sila. Meron silang soap, shampoo, paste, toothbrush, at hindi naman lahat ng hotels may ganito, kaya bonggang-bongga ito, parang tayo na sa business class. Super, super futuristic talaga. You have your own air fan,
You can control. Here, oh, may timing. You can charge. Wow, bongga. May TV? Wow naman. It's so nice. Ceiling light. And ito yung sinasabi ko kanina na meron akong susi dito. Para sa kanilang safe. So if you have your important documents or something that you would like, that you find valuable and you would like to hide here first para safe na safe, you can actually use this key for that. Alright! At now, i-check ko naman mga kada ang kanilang locker. So, ang number ko today, for today, pero babalik pa ako dito, is 311B. Alright, puntahan natin si 311B. At ito po yung aking locker. I feel like I'm in school again. Sarap ng feeling. O, diba? You can put your gamit here. And if you have a bigger luggage, meron din silang storage for that. Now, i-check din natin ang CR kasi syempre importante na maganda ang CR. So, here we go. Syempre, common CR ito. Maganda. Parang ako nasa ibang bansa, mga kada. Oh, so, may mga shower dito. Ito po, shower room nila. You know. At meron din pa tayo mga common bathroom. Yun. Ganda dito, mga kada. Ano pang hinihintay nyo, mga kada? Try out this place na rin if naghahanap po kayo ng lugar na makakapag-relax kayo at tahimik. Pwedeng-pwedeng ito sa me time nyo. Sa halagang ng 800 pesos lang a night. Pwedeng-pwede na ito sulit at private. Kaya ngayon, Kada Squad, sana naingiting ko kayo dyan. Back to the studio! Maraming salamat sa'yo, amiga. Kayo ba kayo yung tumira sa ganung kalit na... Basta ano? Basta tulugan lang. Basta tulugan lang. Kasi saka... sikat yung mga ganun sa Japan, di ba? Oh, yes. Sa Japan. At saka okay lang sa inyo mag-share ng bathroom kasi communal bathroom yung mga ganyan eh, di ba? Si Kuya Tony. Alam niyo, pag sa hotel, yun yung isa sa tinitignan ko. Kailangan malinis talaga yung bathroom. Ako rin, bathroom talaga. Pero itong capsule na to, na-feature ko na to before sa isang programa, pero maganda yan, mahusay yan. Keep an open mind, mga kada, kasi malaki ang itutulong yan sa mga transient, yung mga biyahero, yung galing sa airport, tapos walang mabook na hotel, diretso room. Kasi sa maliit na halaga, mga 800 pesos a night, eh pwede na silang makastay overnight. Kaya lang, pakiusap lamang po, huwag nyo namang, di ba, huwag nyo namang pinapasok yung capsule ng iba. Yung iba kasi naku-curious. Naninilip na. May privacy naman kasi may mga yeah, let's naman. Keep, oo, yeah, let's keep the, let's keep their, let's preserve their privacy. Usapin kalusugan po tayo ngayong umaga, mga kada. Ito nga po, ayon sa Department of Health, ang colorectal cancer is the third most common cancer in the Philippines. Ito rin ang ika-apat na dahilan ng cancer-related death sa mga Pinoy. Hindi ba, Emma? At ayon sa Global Cancer Observatory, nasa mahigit 9,000, umigit kumulang po na 9,000 ng mga Pinoy ang naapektuhan ng colorectal cancer sa Pilipinas noong taong 2020. At ngayon, hindi lang ang mga taong may edad ang apektado nito, kundi maging mga Pinoy na nasa kanilang 20s or 30s pa lamang. Yan. Ano nga ba ang pangunahing sanhi ng kondisyong ito? May paraan ba kung paano ito maiwasan? Ano ba ang pagkakaiba ng colon cancer sa colorectal cancer? Malalaman natin yan. Makakasama natin ngayong umaga ang ating guest oncologist, si Dr. Nessie Huat. Good morning, Doc. Welcome sa Kada Umaga to. Good morning, Tony Pet. And good morning, Emma. Ang question kasi is, anong difference ng colon at saka rectum? Yung colon kasi natin, mahaba yan. Ano? Mm-hmm. Yung colon is the big intestine and the rectal is the one yung tinatawag nating tumbong, sa may puwet. So meron nilang certain level na hanggang 15 yung rectum. Mm-hmm. So kasi ang treatment ng colon at saka rectal iba. Mm-hmm. So if you have a cancer in the colon, ang ginagawa dyan, inooperahan, tatanggalin, either right or left hemicolectomy. Pag rectal kasi may kasamang radiation.
So kung tatanungin mo ako, ano bang mas aggressive? Well, mas aggressive yung may rectal cancer kesa sa colon. Aggressive meaning in terms of progression ng disease? Yes. Kasi medyo nakatago yun sa ilalim. Hindi lahat ng gamot pumapasok. Kasi meron kang ano dun, buto eh. Okay. So that's the difference. Okay. And then, itong mga ito, eh, iba rin ang sintomas, syempre. Yes. The, for rectal, the most common is bleeding or may pain pag dumudumi. Ako. Well, sa colon, ang symptoms lang, eh, minsan may anemia ka lang. Kasi hindi mo alam, may bukol pala, nagdudugo, dahan-dahan, lumalabas sa puwet. So, hindi mo napapansin yun eh. Mm-hmm. Sa kabila naman, yung sa colon, meron ding na parang lumiliit yung dumi. So, it depends kung right thin, or left. Yes. Thin yung stool. Ibig sabihin, kung may bukol doon, kailangan dumaan yung dumi, liliit siya. So, yun yung mga difference. Magpasintabi lang po sa mga nag-almusal. Maganda usapin po to kasi mas maganda yung nalalaman natin kung ano ba talaga yung sintomas. Mm-hmm. Mas naituturo sa atin ni Doc Nessie. Yes. Doc, yun nga po, ano ba yung main causes ng ganitong condition? Well, maraming cause. One is family history. So if you have a family na may colon cancer, especially kung parents, lalo na kung maaga siyang na-diagnose, high risk yun. You have 2 to 3 times risk of having colon cancer. Second, kasama doon yung pagkain. Mm-hmm. Pangatlo, kasama na rin yung ating tinatawag na metabolic syndrome. So ano yung metabolic syndrome? Yung diabetes, medyo mataba, mataas yung cholesterol. High risk din kasi yung obesity. Third is our lifestyle. So lifestyle, pwede naman natin yung mabago, no? So yung pagkain ng matataba, low yung fiber. Yung sabi nila, yung mga grilled food, but of course it depends on the kind of grilled food. Yung medyo sunog yun. Carcinogenic do kasi yun, yung mga sunog yes. na pagkain. And aside from that, also alcohol and smoking is also a risk factor. Akala natin ang alcohol eh sa atay lang. Akala natin ang smoking eh sa lungs lang. Well, it's an marami siyang magiging complication if you do smoke and you drink a lot of alcohol. And we're talking about colon cancer. Yes. Opo. Colon and rectal. It's pareho lang halos ang mga symptoms nung kututusin. Balit siguro natin ibigay yung ano, ipakita sa sabihin sa atin yung mga importansya ng mga high fiber diet. Pag sinabi natin high fiber diet, anong klaseng pagkain po dapat ang kinakain pa talaga? Well, usually fruits, vegetables, yung mga yan. But meron ding mga iniinom na nilalagay sa tubig. Mm-hmm. You have your Metamucil, your yung mga nakasachet, ilalagay mo sa water, you drink it every day. Because we all know that yung mga fiber na kinakain natin is not enough. Mm-hmm. And sometimes we give supplement to the patient. Mm-hmm. Also, it's very important that you have your probiotics and your prebiotics. Yes. So, kailangan talaga po yun for your gut health, di ba? Para magandang gut health natin. Yogurt is one. Yes. Yogurt. Opo. Kasi ang proseso kasi ng colonoscopy, kung magagawa natin ito taon-taon, eh, kung tutusin, mahal. Mahal ang mahal magpagamot. Mahal itong para masugpo itong lahat, itong disease na to. Usually nga, like my colonoscopy, isishare ko lang sa inyo, talaga may polyps na nakikita and kinocauterize agad ng doctor eh, pag nakikita. Mm-hmm. And then, so sa polyps po talaga nag-umpisa, Doc, ano po? Actually, that's true. And that's the reason, if you have a polyp and then you remove it, you send it to histopath. Titignan kung positive ba to or negative. Now, if it's negative, then kung may natira pa, then you have to do another colonoscopy either 6 months or a year after. Mm-hmm. Because I have patients na ang liit lang ng polyp niya, no? But when na-diagnose siya, stage 4 agad. Kasi may liver metastasis na. As in, tad-tad. Nag-metastasize na siya. So, it depends. Kung nakita namin, pag mas bata ka na-diagnose, mas aggressive yung tumor. Yun. At what age po kaya yung mas bata? Well, we see age na 23, early 26. 20s. Mm-hmm. But that's not very common, ha? Mm-hmm. Hindi siya common sa ganong edad. Either you have a family history, kaya nagkakaroon ng ganon. Kaya if you have a family history na, kunyari lang, ang magulang mo na-diagnose at 40, mm-hmm. then the kid should have a colonoscopy 10 years earlier.
like 40, then turn 30 years old. 30. Mm-hmm. Kailangan nagpa-start na siya ng colonoscopy. You might want to ask about also your doctor all about endoscopy, di ba? Like gastroscopy, kasi may kinalaman din. Like sa mouth, you can check it all the way, ipaprobe yung stomach mo, in your, di ba? And then sa bottom part ng ating katawan. So that's what I usually get every year. Okay. Pero ito nga, ang ating ang disease na ito is ng pangatlo mga kada na killer sa mga Pilipino. Hindi natin dapat binabaliwala, Doc. Doc, yes, ito po yung tanong. Is it true that colorectal cancer is one of the curable cancers if maaga nga magkonsulta ang ating mga kada? Yes, that's true, no? So, kaya nga ang inaano namin yung advocacy is to do screening and early diagnosis. Mm-hmm. So, screening is when you do your colonoscopy at the age of 50, mag-start ka na mag-screen. Well, if you have a family history, then you do it earlier or your FIT test. Kasi if it's an earlier stage, you just do surgery. No need for chemotherapy. Just follow up the patient. Yes. Mayroon akong tita, ganun din, na nasugpo ng maaga, tapos yun na. Prevention is better than cure. Solusyonan agad. Ayan. Meron ba kayong mensahe sa ating mga kada-doc na gusto mong ibigay para naman maiwasan nila yung ganitong sakit? Okay. To make sure na in tip-top shape ang ating colon, ang ating organs. Well, of course, yung mababago natin, ang ating mm-hmm. lifestyle. Tama. No? Yung pagkain natin, high fiber, yes. Low in, yung meat in moderation, wag sobra-sobra. Mm-hmm. Grilled food, pwedeng bawasan. Kailangan natin ng ating probiotics. Yung mga yogurt, mayroon din mga iniinom. Second, kasama dito yung exercise. Kasi importante yun eh. Pangatlo, at the age of 45 or 50, I would suggest you do your colonoscopy. You can go to your gastroenterologist to ask for colonoscopy. Well, after a colonoscopy na negative ka, like for example, then you can do it after 3 years naman or after 2 years. At least man lang ma-screen ng isang pasyente. Opo. Maraming salamat. Thank you so much, Doc. At syempre, kailangan talaga meron kayong in close contact kayo sa mga tulad ni Doc, mm-hmm. 'di ba, para ma-address ang ganyang mga issue sa ating pangangatawan, sa ating kalusugan. Maraming salamat po, Doc Nessie Watt. Salamat po. Please come back again. Maraming salamat, Doc. Good morning mga Kada Squad! Ako po si Lanli Plana Perez. 2 taon nang nagtitindera dito sa aking sariling tindahan sa bansang Amerika. Hi loves! I'm so sorry kung akala mo is sold out na hindi pa siya sold out. Look, it's not sold out yet. English pala dapat. So, I still have it here. I haven't updated the website yet, but I'm gonna do it right now. So you can go ahead and order the lanot at saka yung walis ting-ting. Baby, I have a surprise for you. Ate, the another shopping arrived. Japanese just now arrived. My another shopping arrived. My kind of shopping. Japanese? Yeah. You had Pantan before? Sa lahat ng mga OFW na kagaya ko, laban lang po tayo. Makausap po natin ang live, ang tindera ng
ng supermarket na yan sa Florida. Good morning, Lanly Plana Perez o Mama Lanlan. Hi! Welcome to Kada Umaga. Ano, Mama Lanlan? 8 o'clock na ng gabi dyan, ano? Opo, pinakabahan ako. Huwag ka pong kabahan. Chikahan lang to. Ano ka ba? Para ka lang nakipag-FaceTime or nakipag-Zoom sa kamag-anak mo dito sa Pilipinas. Ano, sarado na po ba ang ating supermarket sa ngayon? Ano po ba ang business hours? Sarado na po kami kasi alas 6 po nagsisarado na po kami. At nagsisimula kami from 9 and then until 6. So, yun yung business hours namin. Uy, parang napakalaki na nga po ng inyong supermarket dyan. Pwede mo ba kaming i-tour, Mami Lanlan? Medyo nabitin ako ng very, very light dun sa nakita kong video kanina. Pa-tour naman dyan. Ano-ano ba yung mabibili? Absolutely, of course. Ituturo ko kayo sa aking munting tindahan. Hindi naman ito masyadong malaki, but I'm sure yung mga tao na andito na gugustuhan naman nila dahil wala nga kaming ibang Asian market dito or walang tindahan dito na katulad nito. So meron po tayong mga chips dito at meron po tayong mga yung mga pagkain natin sa Pilipinas na nami-miss talaga natin. At saka katulad na chocolate, ano po ba 'yan? Chocolate, ano mga mani, ano pa po? Dried mangoes, meron? Mga mani, mga pulboron, meron po tayo. At banda naman po dito ay makikita po natin ang aming freezer na kung saan makikita nyo yung bentang-bentang lumpia natin. Wow, lumpiang Shanghai po ba yan? Lumpiang toge, lumpiang gulay. Mga lumpia dito. At tulad po ng sinabi ko, mabenta din po ang ating mga siomai dito. At saka at mga siumpaw din po. Wow! Eh, Mami Lanlan, yan po bang tindahan ninyo? Nagsimula na ganyan kalaki na? Or nag-umpisa po kayo sa maliit na tindahan lamang tapos lumaki? Actually po, nagsimula lang po ako dun sa bahay namin. Nilagay ko po lahat ng mga tinda ko sa spare room namin sa aming bahay. Kumbaga, yung playroom ng anak ko, ginawa kong tindahan. Tapos pinalagyan ko ng shelf sa asawa ko. Okay. Eh, bakit po naisipan ninyo magtayo ng isang Filipino tindahan dyan sa kalagitnaan ng Florida? First and foremost po, nung pagdating ko dito po kasi sa Florida, dito sa island na ito, because this is a very small island, wala pong Filipino store at wala pong Asian market. We used to travel 3 hours from here to Miami to grab the stuff na gusto ko, yung mga namimiss kong mga pagkain. So one day I told my husband, sana someday meron akong tindahan dito. And for me, like growing up, meron talaga akong tindahan palagi, or yung mama ko at me, palagi siyang may tindahan hanggang sa graduate ako. So yun. So mula sa iyong home business, nagkaroon na kayo ng sariling pwesto. Sino naman ang tumatangkilik ng mga produktong sariling atin dyan? Puro Pinoy rin ba? Malaki ba ang Pinoy community dyan sa lugar ninyo? Hindi po. Actually, when I started this business, I was so surprised because 90% of my customers are foreigners or non-Filipino po yung mga customer ko. And nung nagsimula na ako dito, and when they come, hinahanap nila yung mga lumpia, yung mga pansit, yung mga toyo na gagamitin sa paggawa ng adobo, yung mga puti po, sila po yung mga customer ko talaga. Marunong gumawa ng adobo? Yung mga Amerikano? Yes po. Nakaka-surprise. Naghahanap ng toyo eh. Ano po ba, paano po ba ang luto ng adobo ninyo? Tagabutuan po kayo, paano po yung luto? Well, actually po, hindi naman po talaga ako magaling magluto. Natuto lang po ako ng mag-asawa na ako kasi wala po tayong choice. So, kailangan natin matuto. Ano lang po, easy lang, normal lang yung mga nakikita natin sa YouTube. Ilagay lahat ng mga sibuyas, bawang, at saka kung anong gusto mong ilagay dyan. Wala namang rule. At saka, nagugustuhan niya naman po. Feeling niya, masarap po yung adobo ko, pero hindi niya po alam na hindi po talaga yun masarap.
Pero supportive naman po siya dito sa ginawa ninyong tindahan. Opo, siya nga po nag-push sa akin na talagang magsimula po nito. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko magkaganito. Tapos sabi niya, go ahead, figure it out, and I'll support you with money and everything. So, oo, mukhang good. Maganda po ang kita eh. Ganong katagal po yung panahon na nag-umpisa kayo sa bahay niyo lamang hanggang sa nagkaroon na po kayo ng sariling pwesto? Actually, 4 months lang po ako sa bahay. Tapos, sinishift ko lang po siya kasi I opened this during the pandemic. Mm-hmm. So, hindi po kami pwedeng lumabas or yung nag-lockdown po dito sa US, doon po ako nagsimula. Yun. So, pagkatapos po nun mga lockdown, eh, nag-umpisa na kayo ng ano? Ng sarili ninyong pwesto? Opo, naghanap po ako ng place na marerentahan. Tapos, nag-research po ako kung paano makakuha ng lisensya dito sa Amerika. Kasi, iba pala dito sa Amerika talaga pagdating sa lisensya. Hindi siya same sa Pilipinas na ang daming kailangan. Sa Pilipinas, no, parang wala lang, you know? Tapos, pagdating dito, pati yung floor, kailangan specific. Tapos, kailangan yung likod, my sink, mga ganun po. So, ni-research ko po lahat. And then, once na-figure out ko na po, sinabi ko sa asawa ko, nagkailangan ko ng ganito, kailangan ko ng pera or whatsoever. Tapos, yun na po, andito na po ako. Ang galing, supportive ni hubby. Pwede ba siyang makilala, Mami Lanlan? Of course, tatawagin ko lang po. Nasa labas po siya with my baby. Oo, dalawa na yung anak ninyo, no? Kamusta na yung baby mo, Mami Lan? Okay naman po, yung years old ko is makulit, like other kids. Tapos yung 5 months old ko is daddy lang ng daddy, kasi daddy is life. Parehong boys ba yan, Mami Lan? Yes po, ma'am. Yun. Asa na si hubby? Pamit naman. Ginulat natin si Mami Lan eh. Ayan tuloy. Nagulantang tuloy. Niiyak po yung baby ko. Ayun! Anong pangalan, Mami Lan? I-introduce mo naman. This is William. Oh gosh, ang sarap kurutin ng mga ano, ng mga PC. And this is my husband po. Oh, introduce hubby. Hello! Welcome to Kada Umaga. Said, welcome to Kada Umaga. Salamat. Wow. Is there anything else that you can say in Filipino that you've learned from Mami Lanlan? Yes, mahal na mahal kita. Wow. And what can you say about the success of her tindahan? Well, she's a very, very hard worker and also a very happy worker. Even though she's so tired, she's still happy. I still need my coffee to wake up. She's already happy. Oh, that's really nice. Do you have any plans? Yeah. Go ahead. I'm very proud of her, all the work that we do. Do you guys have any plans of visiting the Philippines anytime soon now that the travel restrictions have eased up? We would like to, not very soon, but maybe when he's a couple years old. That's right. We would like to go there. We miss all our family there. We miss Philippines. Definitely we want to go probably in a couple years, God willing. Yeah, well, it was such a pleasure to meet your family, Mami Lanlan. Maraming salamat. Ano ba ang pangarap ninyo para dito sa inyong pamilya at sa inyong tindahan? Magkakaroon ba ng branch? Yes po, absolutely. Especially po yung boba tea namin, we are planning po na magkaroon ng, you know, branch. Tapos magkaroon po ng iba pang branch around Florida Keys. Because malaki po itong island na to na Florida Keys. And connected po siya ng mga bridges. So gusto po namin makapagtayo in every island in Florida Keys ng branch ng tindahan. Hopefully soon. All right. Thank you very much. Happy holidays to you guys. And thank you so much for your time this evening, for chatting with us. And we wish you more success in your tindahan, Mami Lanlan. Ibang klase ka. Thank
Salamat po and thank you for having me in your show. It's an honor and pleasure po talaga. Oo. At bago ka magpaalam, bumati ka muna sa mga pamilya mo dito, Mami Lan. Go! Hello! Binabati ko yung kapatid ko kasi nag-text yung kapatid ko kahapon yung nag-iisa kong kapatid na lalaki. Sabi niya, batiin ko daw siya na hello sa pinakagwapo kong kapatid. At saka hello din sa mga lahat ng mga followers ko sa Facebook page ko at sa TikTok ko. Hello po sa inyo at maraming salamat sa pag-support sa akin. Yun, maraming salamat, Mami Lan. Thank you very much. At more success po sa inyo. God bless you! Salamat po. God bless you din po. Bye! Huwag ka na malungkot. Nandito lang kami para sa'yo, Mami Lan. Naiyak niyo po ako. Hindi talaga maiwasan, syempre. And we hope to see you here, Mami Lan, na pagbisita ninyo. Dalhan mo kami ng ano, ng famous sa lumpiang Shanghai na yan. Baka wala, baka kami dito hindi pa nakatikim niyan eh. Sobrang sarap yata eh. Salamat po. Bye-bye. Madami pong key lime pie dito, wow, yung delicacy. Key lime pie. Opo. Bye-bye po. Take care. Salamat. Pagdating sa pag-aalaga ng mga fur babies, isa sa mga favorite dog breeds na gustong alagan ng ating mga kada ay ang poodle. Bukod kasi sa sobrang cute at adorable ng mga poodle, ay madali din siya alagaan. Nako, tama ka dyan, amiga. Kaya naman, ang bisita natin ngayong umaga, pinili hong mag-alaga ng poodle as their first fur baby. But wait, Wes. Bakit? There's more! Why? Dahil ang fur baby na pinili nilang alagaan, it's not your usual poodle, kundi isang giant poodle! What? Please welcome sa kada umaga, Jen Stephanie and her giant fur baby poodle Lambo and si Daddy Paul! Yay! Hi, Lambo! Lambo! Love you, amigo! Hi, Lambo! Jen at Paul, bakit pa giant poodle ang pinili mong alagaan considering na first time mong mag-aalaga ng fur baby, first dog niyo po ito? Yes. Actually, we considered a giant poodle because they're super cute kasi they look like a bear. Yes. Then, we chose giant in particular kasi we feel like mas ma-feel namin yung presence nila kung compared sa smaller breeds. So that's why we chose a giant poodle. Sobrang laki niya. Teka lang, curious ako, ilang taon na si Lambo? He's 1 year and 4 months. Wow. 1 year and 4 months pa lang siya! So lalaki pa yun? Yes, lalaki pa siya, sabi nila, hanggang 2 years old. Wow. Ang cool! Ang ito. Love niya si Amiga eh. Alam mo, dugtong doon sa question ni Wedge kung ilang taon na siya. Mayroon kaming ano, personal question naman dito, galing naman sa mga host nating ng Kada Squad na wala dito ngayon. Paano naman kapag bumili ka na ng ano ng giant poodle tapos baby pa lang siya, since naman lahat ng mga babies ay mga pets na maliit, yes. 'Di ba, yung mga puppies, maliit talaga. Paano mo malalaman na totoong giant poodle siya? Oo nga. Actually, we got Lambo at around 4 to 5 months. So he's bigger than the usual poodle na po talaga. Oh, then okay. He has papers also because we have him imported from China, then he go to Vietnam, then Vietnam to Philippines. So foreigner siya, gano'n. May visa ka ba? Oh, ang cute niya, sobra. Ay, ang laki at kamusta naman ang ano ang ugali niya? Kamusta naman si Lambo as a fur baby? Ano ba yung ugali ng isang giant poodle? Actually, Lambo, he may look giant, but super gentle niya. And gentle super, giant. Yeah, a gentle giant. Super behave, but also at the same time, sobrang kulit as well. Ay, he jumped on you like that? Tumatakbo-takbo lang siya sa sala. Your sister. Yeah. Lucky! Sobrang playful.
playful kasi niya. Oh. Sobrang playful. Si Daddy oh, Paul. Daddy Paul, siyempre, eh, sa laki ni Lambo, naku Lambo, favorite niya si Amiga. Eh, siyempre, yung mga giant poodle na giant din ang expenses sa maintenance nila. Mm. Paano yun? Ang usually, ang maintenance niya talaga yung vitamins, importante sa kanya. Kasi big dog siya eh. And then yung food importante yung ano yung high quality food talaga yung mga salmon. Oh my gosh. Tapos may dog food din siya. Titik. Yeah. Importante yun sa kanya yung sa skin niya para maganda yung fur niya. Eh di magkano halos ang inaabot ninyo? Di ba Amiga medyo magastos sa grooming ng mga aso. Medyo malaki. Usually, estimate natin, usually magkano monthly. Ang monthly gasto sa grooming like, ng isang giant? For grooming or including yung food? Yung grooming muna niya, usually estimate natin magkano? Actually, for his grooming, depende kasi sa condition ng fur niya. Okay. If maayos yung condition, it, around 3,000. Then if minsan tangled fur, 3 to 4K, including his shampoo, ang cute tayo, no? Minsan umabot kami around 6K. Oh, ayun! Oh, ayun siya! Ang cute talaga ni Lambo! At saka, ang dami nag-a-assist kay Lambo. Before and after. Ang cute! Para lang siya stuffed toy. Oo nga, parang stuffed toy talaga. Nagte-trending ba siya minsan? Does he have a online, like a social media account? Sobrang nagulat kami nung nag-trend yung video niya on TikTok. Oh, anong ginawa niya? Anong actually, niya? Yung pinaka-most trending na video is yung kanina na nag-jump siya. Ah, yes. Then another, yung second na trending. Yan! May second na trending is kalaro naman niya yung dad ko. Yun yung isang trending. Ang laki naman kasi niya. Mas malaki pa sa sister niyo. Oh. Eto, gusto malaman ng mga kada nating wedge. How much naman kung gusto nating bumili ng isang giant poodle. Actually, a giant poodle, it depends yung price nila. Hmm. Pero a price of a giant poodle, I think it ranges from 500 to around 1M. Wow! Giant din po ang price. Giant niya, Amiga. Naku, kulang ang talent fee natin doon. Pero eto muna ha. Siyempre, pag tayo nag-aalaga tayo. Ano ba yung joy na nabibigay sa atin ng pag-aalaga ng mga pets kagaya ni Lambo? Actually, yung joy na nabibigay niya, giant din as well. Oh. Parang yung expenses na ginagastos namin for him, parang wala lang. Kasi sobra yung joy, not just for the two of us, but it's both of our families. Sobrang love siya. Love siya. As in, they always spoil him, binibilhan siya ng treats, toys. Yung toys niya parang grabe, isang buong cabinet, punong-puno ng toys niya. Na-curious ako, Amiga, ha? Matanong lang natin si Mami Jen at si Daddy Paul. Paano kung halimbawa, magkaroon siya ng baby, magkaroon siya ng mate, at magkaroon sila ng baby, genetically speaking ba, nakukuha rin yung size niya as a giant poodle? So kahit same? Ibang breed? I think dapat same giant breed, like big dogs din, usually, para makuha yung size nila. But, pero kung halimbawa, other breed siya, theoretically speaking, medyo... Actually, usually, minsan, yung other breed na binibreed sa kanila is a golden retriever. Medyo malaki-laki malaki naman. Din po siya. So, lumalabas. Parang ganito din yung itsura nila. Kasi kami may aso rin sa bahay. Talagang may mate season sila eh. Yeah. Naghahanap talaga sila, di ba? At kanina, no, Wedge, pinag-usapan natin, this is your first... Yeah, so fur baby nila. Oh, fur baby niyo. Paano naman pag halimbawa, lumabas kayo kasi syempre kailangan siya maglakad, 'di ba? Sa ganun, kailangan mag-exercise. Hindi ba natatakot 'yung ibang tao, ibang aso? Kumusta naman ang ugali niya sa labas? Sorry. Minsan kasi 'yung chihuahua, 'di ba, ang liit. Liit, tapos ang laki. Tapos ang loud. Yes. Kumusta naman po si Lambo? Actually, when it comes to other dogs, si Lambo, mahilig siya sa mga small breeds. Ayaw niya yung mga big breeds ng mga dog. Tapos pag small breed, lumalapit siya. Usually, yung mga dog, nagbabark sa kanya. So, sobrang scared niya. Siya yung aalis. Kita sa kama, sobrang cute niya talaga. Hindi ba laki rin yung higaan niya, Mami Jen? Actually, meron nagbigay sa kanya ng big
big bed. Para kaso para siya. Talagang pagtao na higaan yun eh. Question. Natutulog ba siya sa kama niyo? Pwede ba yun? Sleep-in dog? Natutulog siya sa room namin, but we don't actually allow him to sleep on the bed. Meron siyang sariling bed, but usually he prefers na sa floor lang kasi mas malamig compare sa mattress. Naiinitan kasi nga yung sa ano nila balahin. Ayun o, nasa floor na siya. Lambo! Oh, diba? Bruno Mars. Lambo! Lambo! Bumalik ko siya na yun. Ito na! Ayan na, amigo! Laki mo! Laki niya! I love you, Lambo! Ito na, anong pet malong tips ang pwede niyong i-share sa ating mga kada na gusto rin mag-aalaga ng mga giant poodle katulad ng fur baby niyo? Actually, the first tip na ma-share is, I think regarding sa, kasi usually para maging cute sila is sa fur. So, kailangan everyday you have time to brush his fur around siguro 30 minutes. Tapos, invest also on the vitamins and food that they eat. Kasi yun din yung ano, magpapaganda ng fur nila. Correct. And also, syempre yung dedication kasi sobrang love laki niya. Love niya si amiga, no? Sige, kinakain mo yung makeup ko. Go now. I love you. Thank favorite you. Niya si amiga. O yan. Naku, sobrang saya! Nandito si Lambo sa pagpasa. Thank you, Lambo. Bait niya talaga. Maraming salamat sa ating pet malung bisita for today na si Mami Jenna at si Daddy Paul. At na napaka-cute na si Lambo. Thank you. Oh, yes, post na kami, amiga. Hanggang sa susunod na pang malupit ang pet stories dito lang sa Pet Malung! Makata, nag-enjoy pa kayo! Makata! Share niyo ang live stream natin ha! Tuloy pa rin ang ating hashtag. At saka happy birthday po ha sa lahat ng nagbo-birthday ngayong araw na ito ng Martes, December 20! Muntik na magkamali ng date, December 20! Kaya't marami salamat, Cebu! Happy birthday, Manny Dayaw, Jay Reyes! Thank you very much, Cebu! Pang long life nyo! Ayan, Sir James, maraming salamat po sa inyo, team, at syempre, at lahat ng mga taga-Cebu, nag-enjoy kami riyan, at makita-kita tayo muli. Sa inyo pa sa lumong namin ni Emma! At wala, kaiwan sa Cebu! Thank you, Sir James and team, at lahat po na umupo. Yeah, James! At ating mga boss, syempre, at sa pagdala na sa amin sa Cebu. Maraming salamat. Thank you rin kay Kuya Robin sa ano nga yun? Okay. So, kami daily habit na kasama sa inyo. Check na sa loon kami every morning. We all feel at home dito sa Net25. Tandaan kayong lahat, kaming lima, sapat na kada umaga. Ito po si Tony Pedgaba. Sama-sama po natin harapin ang bawat umaga ng puno na pag-asa at pagmamahalan. Always choose to be happy, choose to live life to the fullest, at simulan niyan sa masayang breakfast with us. Ako po si Pia Guadio Mato. Magpasalamat po natin ang bawat pagsubok na dumarating sa atin. Basta't may kada umaga may pag-asa, sana po'y napusog kayo sa may init na balita, masasayang gimmick at umakapaw ng mga pagbati. Ako po si Wedge Kudzaman. Ano man challenge ang dumating, push lang! Always choose to be happy and be the source of good vibes, mga kada. Ako po si Diana Menezes. Mga kada, every sunrise brings hope. Always remember, kami po ang inyong barkada, kami po ang inyong team sunshine. Ako po si Emma Tiglao. Mga kada, araw-arawin natin ang ngiti, di ba, no, Mami Chi? Araw-arawin po natin ang ligaya, siksikin pa ang kalaman, at with full energy natin harapin ang kada umaga! We'll be right back.